Hi guys! Ayan po, ang tagal ko nang walang video at ito ngayon, na-upload ko yung Matsuri or fiesta dito sa aming bar. Charot! Fiesta po dito at magmula ng pandemic, ngayon lang uli nag-celebrate ng ganyan. Kasi, di ba, noon takot kasi sila talaga sa pag ganyan maraming tao. So ngayon, in-stop muna yung festival na yan. Every, yearly naman talaga yan. Kasi ng pandemic talagang hindi sila nag-celebrate. So, ayan po. Alam niyo po, pag sumakay dyan yung anak mo, parang hindi ako sure. Pero alam ko magbabayad ka. Siguro mga 100 lapad siguro. Hindi ko. Basta alam ko, ikaw ang gagastos pag pinasakay mo yung anak mo dyan sa kabayo na yan. Sobrang mahal. Dati nga, gusto nila masakay yung anak-anak ko. Magiging sayang. Tsaka yung anak ko din, iayaw naman. So, yun. Sabi ko, huwag nyo nang pilitin. Eh. Huwag nyo nang pilitin yung pasakayin ko. Hayaan nyo lang, magbabayad pa tayo malamahal sa yun. So, ayun po, parang contribution nyo lang po yan sa city nyo. At saka, syempre, less na rin yung mga gastusin dyan. Syempre, rental lang ng kabayo at saka yung damit, yung mga paiinumin mo, kakainin mo kasi yung mga nag-a-assist dyan. So, medyo magastos. Tapos, siguro yung less na matira dun ay parang hindi ko alam. Naitanong ko nga ang minsan sa friend ko na yung anak niya ay nakasakay na dyan. So, ayan, walang bata yan. Baka napagod na. Kasi syempre, ang init-init. Diyos ko. Parang ako na nanay, nakikita ko dati kasi mas maraming kabayo niyan. Ngayon, kunti lang. Siguro, mga ayaw din. Wala na rin may gusto mag-participate dyan na sa hirap ng buhay. At saka, ayun ko lang. Kunti lang kasi mga bata rito. Kasi alam mo, kahit ako mapera, hindi pinangarap sa kanyang anak ko dyan. Alam niyo po kung bakit? Nakikita mong antok na, nalalaglag na yung ulo sa init, tapos yung damit nila ang init, tapos bayarin ka pa. Mahihirapan talaga yung anak mo doon. Ay naku, huwag mo na. Bahala na wala siyang experience na ganyan. Experience na ganyan. Huwag na kasi kawawa. Ang init-init, tapos balot na balot yung damit niya. Kaya ganyan. So ako, ayoko. Kaya sabi ko sa asawa ko, ayoko. Pasakay niyo anak ko dyan. Bahala nang wala siyang experience na ganyan. Kasi kawawa po eh. Mga ilang oras po yan. Maglalakad yung kabayo tapos nakasakay siya. Pero ang init ng panahon. Ang init. Diyos ko po, Lord. Sobrang init. Sobrang kawawa talaga tingnan yung anak mo pag sumakay dyan. Although hindi nga makikilala na anak mo yun kung yung anak mo ang pasakayin dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang naka-make up. Parang nai-imagine niyo po ba yung mga ano, yung mga dal ng mga Japanese dal. Parang ganun yung mga itsura, naka-make up talaga. So, hindi rin makikilala na anak mo yun. Instead kung pakilala mo talaga at yung picture na yun, introduce mo na anak mo. So, yun. Lalo lang, ako ayaw ko. Kasi nahihirapan yung mga bata eh. Mga naging traditional ba tawag nila dyan? So ako ayoko na. Yung kawawa. Kawawa yung bata kung nakikita ko. Hindi ko pinangarap sa kanya yung anak ko dyan nung maliit pa. Kaya nung sabi ng asawa ko kung kasi parang ini-invite na pasakay nga yung anak ko. So, ayoko. Hirap na hirap na ngayong anak mo dyan. Ang laki-laki pa ng ibabayan mo. So, ayun, makikita mo. Naka-make-up siya. So, talaga makilala yung anak mo. Dahil siya yun. Kasi sobrang make-up. Tsaka na-imagine mo po ba yun? Oo, okay lang yun dito kasi may kahoy. Pero yung maglalakad sila sa kalsada ng kabayo, sobrang makikita. So, pagkatapos nun, ito naman, tinatawag nito ay butay. So, dati sa loob niyan,
puro mga maraming silang pagkain, inumin. So parang i-arrange nila yan dyan sa kalsada. Nakahingi na sila ilang pirasong butay niyan. Tapos ang daming ng pagkain sa loob. Ang daming inumin. Kaya kami nga, minsan pag may kilala kami, nanghihingi kami ng ano, inumin. Alak ba? So ngayon, bawal kasi ang alak dahil mataas na naman uli yung corona dito sa amin. So pinagbawal ang alak, kaya parang pina-raid. Hindi naman totaling iparaid mo yun kasi ang hirap ng bigat-bigat eh. So parang nilabas lang yun. Parang siguro parang inikot lang yan doon sa ano, sa simbahan nila. Kasi dito banda sa likod ko is simbahan to. So inikot lang, binindisyonan siguro, at hindi ko alam kasi hindi ako magpunta doon. And then yan, dapat talaga nakahilira yan sila dyan, tapos nagiinuman, tapos kung ano-ano masaya, kaso lang ngayon. So magtas ang corona, bawal silang magtanggal ng mask. So pag nag-inuman, tanggal mask, magkahawa-hawa. Diba? Kaya para walang tanggalan ng mask, wala na lang inuman, wala na lang kainan. So parang pinikot lang nila sa simbahan yan, then pinasok na ulo sa bibig. O, sanggaling din. Enjoy na naman kami kahit maiksi lang yung oras. So, okay lang. Parang okay lang. Parang sasanay lang kasi sobrang takot. Takot sa tao. Na takot lumabas. Baka mahawaan. So, ayan. Kaya kahit papano, ayan po, diba? Iba-ibang design. So, kaya yan. At iniikot lang nila sa simbahan, hindi ko alam kung sino. May mga seremonya sila doon iwan. Hindi na kasi pumunta doon. So, tsaka mahirap din yan. Lalapit ka mamaya, nang matumbayan, Diyos ko. Hindi, sobrang bigat po yan. Kaya, magaganan yan, hindi ka na siguro magbubuhay. So, yan po. あんたに顔突っ走ってるぞ。
まして、品原町お願いいたします。乗ったの？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 続きまして、神奈川町でお願いいたします。いや、これもゲームできないじゃん。そこじゃなくて。ママどこしちゃった？続きまして、城下町舞台、お願いいたします。お願いして、手前へ来てください。出したくないよ。あっ、出したくないよ。落とすなよ。あ、いいな、でもママやりたいよ、こだよ。ママ、キャンチマリアン。Ayan mga ano, tambay sa kanto, ang puti mo girl. Ano pa kaya ako eh? Hindi ikaw na. Ano naman yan? Tumate! Ayan, video yan. Naka-live? Live? Mag-live? Nalive ko, nalive ko, nalive ako. Ayusin mo lang, maganda kami dyan. Hoy! Dito bumalik na. Dito. Papigil na. Naka-live daw tayo ay nakaharap sa kanya. Hindi, nakaharap tayo. Ano ba? Ano ba 'to? Oh, tumutok. Katimber ano? Berdugo. Hayop. Hayop ka na. Kala ko sasayaw sa kabayo, sasayaw pa sa. Sasayaw daw sa kabayo. Hindi po utak sasayaw sa kabayo. Sa kabayo. Pinahulog yun! Isang gabi ba to? Sabi ko kasi alam, bibili ko siya ng mas eh. Maskara. Kampay daw! May ilaw, ano? Missing yan. Ayan, original ka rito sa ano ha? Original yung ano, kahit mo ito. Original po, talaga lang ha? Ay, si naman, kanina matang na rin. So ayan, dapat talaga hindi ako kakain. So nagutom, kaya ayan, bibili kami ng kebab. Tama ba pag bigas ko? Hayaan nyo na, bahala na kayo dyan sa kebab yan. Alam mo yung oatmeal, gumawa ako ng oatmeal, ganyan. Mm-mm. Tapos nyayan ko ng bugay. Yun ang aking lafang, breakfast and dinner. Pag masyadong wala akong oras, gatas lang. Pakulo ko muna sa tubig lang yung gatas, saka dyan. Bigat ko. Okay na? Tira na kayo? Ikaw, Sheila? Ato, wang. Ba't kasi nandun talaga siya? Nandun at sinano? Trip trip mo talaga dun sa gilid? Umaya, magbabay dun na yan. Makakon mo na kayo, ano ka ba? Okay. Nabayad na kami. Bing. Ito ba, Day? Arigato.